naalala ko nung campaign period ng papa ko na si Mayor Rolando Espinosa. Noong first week sa May, tumawag sa akin, February to, kampanya-kampanya. So umabot ako hanggang matapos yung eleksyon doon sa amin. Noong first week of May, tumawag sa akin si Major Abordo. Si Major Abordo tumawag sa akin. At sinabihan ako ni Major Abordo on that time, sinabihan ako ni Major Abordo na yung augment na naka-deploy dyan, yung nagdala ng mga tao ay kaibigan niya. Yun ay si Colonel Marcos. Siya ang nagdala ng tao doon kasi naka-augment, kasi yung area namin sa Albuera, Balita, hotspot, yung area. Yung area na yon hotspot. So sinabi ni Major Abordo sa akin, busing ko yan ang nagdala ng mga tao dyan. 100 plus na tao na mga pulis ang dinala dyan. Kasi yung purpose niyan, i-neutralize ang mga tao ko dahil may balita daw na mga armado kami. So yun, sinabi ko sa kanya, okay sir, binigyan ko ng go signal si Major Abordo, okay, bigay mo yung number ko. At may number pa ako sa kanya. Nandun yan sa cellphone ko. Yung ginawa nito. So yun. Inano ni Major Abordo, bigyan ko siya ng signal, okay, bigay mo yung number ko sir, para mag-usap kami. So, kinalaunan, mga alas 5 ng hapon, tumawag siya sa akin. Alas 5, alas 6 ng hapon. Tumawag siya sa akin. Ganito ang sabi niya. Ako pala si Colonel Marcos. Ako yung nagdala ng mga tao dito. Nag-augment kami dito sa Albuera. May mga dineploy kami na tao, mga pulis. Oh, sir, ano ba atin, sir? Siya kasi ganito, para walang problema yung mga tao nyo na makagalaw kayo, magtulungan tayo. Oh, walang problema, sir. Maganda yung sinasabi mo. Pero Win, sabi niya, pero Win, may hihingiin din akong pabor sa'yo. May hihingiin din akong pabor sa'yo. Yung sinabi niya, may hihingiin siyang pabor sa akin, ko, walang problema yan, sir. Sabihin mo kung ano ang maitulong ko. So yung sabi ko sa kanya na ano ang maitulong ko, sabi niya, yung asawa ko tumatakbo ng vice mayor ng Pastrana sa lugar namin. Kulang kami ng funding. 3 million. Yung sinabi niya. Pagkatapos, tumawad ako kasi wala akong ganung pera. Kasi yung pera ko, sir, hinanda ko to para sa papa ko. Totoo yan, sir. Totoo talaga yan. Nag-usap tayo. So yun. Tumawad ako ng 2.5 lang ang makakaya ko. Pero hindi ko maano promise sa'yo, sir, buo na mabigay ko to sa yung perang to. Kasi ipunin ko pa yung pera ko. Kasi yung pera na kahanda nito na ngayon na nasa akin ay para sa papa ko to ngayong eleksyon. Kung hindi ako nagkakamali, May 5 yun o May 6? Kasi May 7, sabi niya sa akin, sige, magkano ba ang makaya mong mabigay sa akin? Sasabihin ko lang sa iyo, sir, kung magkano ang makaya kong lipunin. May 7, nagbigay ako sa kanya
Tinawagan ko siya, 1.5 lang. Umagang-umaga, 1.5 lang yung pera ko na nalikom, sir. O sige, yan lang muna. Kunin ko na lang yan muna. Okay. So sinabihan ko ang papa ko na, di, kung sabi, itong perang to, para kay Colonel Marcos. Nandun kami sa bahay niyan, sir. Umagang-umaga yan. So sinabi ko, hawakan mo itong perang to, di, kuha lang ako ng sasakyan. Kumuha ako ng sasakyan, pinapadrive ko ni Tado Rosal. Bumalik kami sa bahay, pinick-up namin si Daddy. Tapos sinabihan ko si Daddy. Si Daddy yung tumawag sa'yo on that time, sir. Yung number mo na ginamit mo yun, nasa cellphone pa rin yan ni Daddy hanggang ngayon. Tinago namin. May 7. Yun. Nanda namin ang pera umaga. 10 or between 12 noon. Binigay namin sa'yo ang pera. Nag-usap kayo ng daddy ko. Kindly, nandoon ako sa likod. Kevin, kindly address the chair, ha? Yes. Let's address Superintendent Marcos. That's the procedure. Oh, okay. So yun, sorry, Mr. Sorry, Your Honor. Ano lang ko sa papa ko. Si papa ko yun, buti kung nawala asawa ko, makahanap ako ng ibang asawa. You can look anywhere you want to look, no? Pero address the chair, do not address any... Okay. May 7 ng umaga, 10 a.m. to 12 noon. Tumawag yung papa ko sa kanya. Sir, ito ng pera, handa na. Sabi ng papa ko, dung, ingon si Sir Marcos sa sila na lang kanot. Sa sila na lang daw tayo kami magkita. Para hindi halata. Para kunwari daw, nagche-check siya doon. So sa harap ng hotel ko, may parking yon. Doon sila nakita ng papa ko. On that time, ang sakay ng sasakyan, ako nasa likod, papa ko nasa front seat at ang driver. Bumaba yung papa ko, tinawagan niya muna yon si Colonel Marcos. Yung tinawagan na niya, bumaba yung papa ko. Bumukas ng pinto, si Colonel Marcos, inuba yung sasakyan niya. Bumukas ng pinto, binigay yung pera na dala ng papa ko. Hindi pa yung nakabalot. Kasi yung pagbigay ko, parang binalot na yun ng parang newspaper na binigay sa kanya. So yun, naghiwalay na kami agad nung natanggap niya ang pera. Hiwalay kami. Bumalik kami sa area namin. Pumasok kami. Tumawag siya sa akin. Sabi niya, Win, bukas kunin ko yung kulang, yung remaining. Kasi mag-eleksyon na. Gagamitin na ang pera. Okay, sir. Sisikapin ko. So yun, usap-usap kanina ng papa ko. Naglikom na naman ako ng pera. Nung nalikom ko, umagang-umaga pa rin. Same lang ang bigayan namin ng pera. Doon pa rin sa Ceylan Hotel. Sa Ceylan Hotel, binigay namin pa rin ang pera. Sabi niya sa papa ko nung tumawag siya, doon pa rin sa Ceylan. So nakita sila sa Ceylan, nandun pa rin ako sa likod, nasasakyan, nakasakay ako, tatlo pa rin kami. Kasi palaging pag lumakad ng papa ko, nasa likod ako. Kasi binabantayan ko siya. So yun, nakita sila sa Ceylan, same pa rin yung dala niyang sasakyan. Pag-abot ng 1 million sa kanya, tumawag siya sa akin. Huwag muna kayong lumabas, pati yung mga tao mo. Huwag kayo muna dito sa highway. Kasi uuwi muna ako ng Pastrana. Kasi ihahatid ko doon sa asawa ko ang pera. Kasi eleksyon na bukas. May 8 yun, binigay ang 1 million pesos.
May 8. Nandun na, umalis siya, yung sabi niya, huwag muna kayong lumabas, pati mga tao niyo, kasi wala ako dyan. Baka yung tao ko, mag-checkpoint sila. Eh, madali yung tao niyo. Magka-problema pa tayo. So, yun. Wala, hindi talaga kami gumalaw. Kasi May 8 na yun eh. Talagang maneobrahan na yun eh. Maneobrahan talaga sa mga barangay, sa mga butante. Nung bumalik siya, may nag-checkpoint sa barangay Cambalading. Nag-checkpoint sila sa barangay Cambalading mga around 5 in the afternoon. Nag-checkpoint sila kasi nakabalik na yon si Colonel Marcos doon sa area ng Albuera. So nag-checkpoint na sila sa barangay Cambalading sa may basketball court. Tapos may tao akong inutusan na magmaniobra sa barangay. Tumawag sa akin ang tao ko, ang sabi ng tao ko, Boss, na-checkpoint. Hindi ako makakadaan kasi may bakal dala yung tao ko at pera. So yun, tinawagan ko si Colonel Marcos. Sabi ko, Sir, dadaan ang tao ko. Hindi siya makadaan kasi may checkpoint kayo. So yun, sabi niya, magantay ka ng 15 minutes. Aalis kami dito. Hindi pa umabot ang 15 minutes. Wala na ang checkpoint. Sabi na ng tao ko, wala na. Umalis na yung nag-checkpoint, boss. Nakadaan na ang tao ko. Pumunta na sa akin. So yun, nagpasalamat ako sa kanya. Ako ang tumawag. Salamat, sir. So yun, nag-negotiate na kami. Kasi hinihingi ko na yung kapalit ng pera na binigay ko. Kung ano ba yung makuha ko. Sabi niya, ganito ang gagawin natin. Pag nag-checkpoint kami, sasabihin ko sa'yo kung saan barangay. Huwag kayo pumasok dyan. Kasi madisgrasya mga tao mo. Magka-problema tayo. Okay, sir. Ganda yan. So yun, May 8 na yun eh. Talagang maneobrahan na talaga. Talagang anuhan na. Gapangan na. Kumbaga. So yun, ang sabi niya, okay, hantayin mo yung mga signal ko kung saan kami mag-checkpoint. Kung saan kami mag-checkpoint, alam mo na huwag kayong papasok doon. Doon kayo sa barangay na hindi nyo madaanan ang checkpoint. Tapos sasabihin ko sa iyo kung anong mga oras ng checkpoint namin. Yun. Laktod pagka-istorya. Sa madaling salita, siya ang head ng UBMENT doon sa mga pulis na neutralize kami. Siya pa ang naging timbre o protector na hindi ma-neutralize ang tao namin. So yun, prenamisan ko siya. Sir, pag nanalo yung papa ko, may bonus ka sa akin. E di, kinabukasan, nanalo papa ko. Okay, may nabaril pa doon ng eleksyon. Okay, trawagan ko siya. Ito, ganyan. Oh, hindi nag-iingat tao mo. Ingo, oh. May namatay doon sa ano eh, sa harap talaga ng police station, binaril yung tao ko. Yun, hindi nag-iingat, ganyan. Oo, sir, pasensya na. Pero na, panalo na papa mo, ganyan, okay. Ay ko, walang problema, sir, pero wala na tao ko. So yun, nanalo papa ko, so inano niya sa akin yung bonus ko, ha? May 12 or ano yun, basta pagkatapos-tapos na election, kasi magulo kasi may namatay talaga sa election day, magulo yun. So inano niya sa akin yung bonus niya. Binigyan namin ng 500,000. So ang kabuuhan na bigay namin sa kanya ay 3 million. Yun. Ang masarap noon on that time, no? Ang masarap noon kasi
bago mag-eleksyon, yung hotel namin tinapunan ng granada. Tinapunan ng granada. Bang! Sira yung mga sasakyan na nandun. Pero yung CCTV na yon sa hotel namin sa labas, isa lang ang gumana. Pagkatapos na natapunan ng granada yung hotel namin, pinaayos ko na yung dalawang CCTV dito sa highway. Kaganyan. So yung pagbigay ng pera, yung pagkikita namin nila ni Daddy Colonel Marcos, kasi hindi niya alam na nandun ako sa loob ng sasakyan. 1,000% ako na nakuha yon sa CCTV ng hotel. Ang tanong, saan ang CCTV? Sa hotel. Saan ang hard drive ng CCTV? Kinuha ni Sir Juby yung hard drive ng hotel. Pati yung mga kamera, kinuha niya. Doon nilagay sa police station. So yun, nagsimula na noon, pati mga sasakyan, mga pinasurrender, kinuha na niya lahat, motor, lahat. Ni Sir Joby, mga motor, pinarapol sa mga tao,